The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into the vineyard. Going out about 9 o'clock, he saw another standing idle in the marketplace. And he said to them, "You too, go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went off. And he went out again around noon and around 3 o'clock, and did likewise. Going out about 5 o'clock, he found another standing around and said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You too go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought that they would receive more, but each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones worked only 1 hour, and you have made them equal to us who bore the day's burden and heat." He said to the one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Thus, the last will be the first, and the first will be last." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ang talinghaga po na ating narinig, marami tayong pwedeng mapulot na aral. No? Ito po ay hindi imahinasyon lamang. Ito po ay totoong nangyayari o nangyari sa kanilang buhay. May isang may-ari ng ubasan na nais ng anihin yung kanyang mga ani. At kailangan niya namang gagawa nang sa ganoon ay makuha niya lahat po ng bunga. Noon po kasi kapag ubas, hanggang ngayon po, hinahabol nila bago magtag-ulan, e maani na lahat ng ubas. Otherwise, mabubulok po no, ang kanilang mga bunga. Paano sila nag-hire? Paano sila kumuha ng mga manggagawa? Meron po kasi sa kanilang culture na yung mga manggagawa na pupunta sa isang lugar na tawag nila marketplace, o siguro sa modern world, modern term ngayon, palengke, at doon sila nag-aabang kung sino ang magkukuha sa kanila bilang katulong o manggagawa doon sa may-ari ng ubasan. Kaya ang yung may-ari na ubusan habang siya'y naglalakad, tinawag niya yung mga manggagawa. Kaya iba-ibang oras eh. Diba? Na kung narinig po, may 6 siguro, 6 o'clock, may 9, 12, 3, and 5. Iba-iba ang oras. Yung iba nag-aabang siguro sa ibang lugar. At noon po, ang mga manggagawa, may mga dalang tools na sila, mga gamit, no, para ready na sila pag tinawag sila. Ngayon po, nung nandun na sila sa ubasan, nagtatrabaho na sila,
At malapit na yung bayaran. Imagine niyo ha, iba-iba po yung mga oras na mga manggagawa, hindi sila sabay-sabay nakapasok doon sa ubasan. May maaga at may huli nga hanggang alas 5 pa. So iba maaari, isang oras na lang nagtrabaho. Kaya naman, noong magbabayaran na, ibibigay na sa kanila yung bayad, napansin ng iba, bakit ganun? Yung mga nahuli na mga alas 5 dumating, may alas 3 pa, sila yung mga nasa unahan sa pila. At binigyan ng may-ari ng isang buong araw na sweldo. Kahit yung mga nauna na 6 o'clock pa ng umaga pumasok, binigyan din ng the same na sweldo. Kaya nainggit yung mga nandoon sa 6 pa nagtrabaho, 9 o'clock, pare-pares din naman pala, sana dumating na pa lang sila ng mas hapon na. Ang context po nitong talinghagang ito, una, sa kaharian ng Diyos, kasi inalintulad po ng ating Panginoon sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, sa mata ng Panginoon, walang nauuna o walang nahuhuli. So walang nauna, walang nahuhuli, walang seniority, walang bago. Lahat tayo, kung anong oras natin nakilala ang Diyos, kung sa buhay natin mas nakilala natin siya nung bata, hindi nangangahulugan, no? Yung mga matanda na nakilala ang Diyos later part in their lives, eh nasa huli din sila. Hindi po ganoon. Sa mata ng Diyos, lahat tayo pare-parehas. Ano? Iyon yung pinakamagandang maririnig natin. Na hindi pala, ito po'y paalala din sa mga disciples o apostles. Hindi nangangahulugan na kayong unang nagtrabaho sa kaharian ng Diyos. Kayong unang nakilala kay Kristo. Yung mga susunod sa inyo ay hindi na ganoon ang treatment. Kumbaga may seniority, hindi po ganoon. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. No? Naalala ko tuloy yung kakilala ko, no? Later part po niya nakilala ang Diyos sa buhay niya. Kaya madalas, kapag magsisimba daw siya, lagi daw siyang nasa dulo, no? Nandun siya sa dulong upuan, sapagkat medyo nahihiya po siya. Nahihiya po siya, sabi niya sa sarili, nahihiya ako. Pero sa mata ng Diyos, kung nakilala mo ngayon ang Diyos, no? Hindi natin dapat ikumpara yon sa iba na mas nakilala ng mas maaga. Ganon din sa ministry natin. Hindi nangangahulugan na mas mabigat ang trabaho mo sa ministry ng Diyos, eh mas kagalang-galang at bibigyan ka ng ibang treatment, pare-parehas po yan. Pangalawa na pwede nating matutunan dito sa talinghagang ito ay yung kabutihan ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin. Imagine ninyo, meron bang ano doon, justice doon? Yung mga nagtrabaho ng 6 o'clock ng umaga at nagtrabaho ng alas 5 na, halos pa late na, eh parehas lang din pala ang sweldo. Kaya nga sabi ng Diyos, o sabi ng may-ari sa mga manggagawa, kung ano yung pinag-usapan natin, yun ang ibibigay ko sa inyo. No? Kung yung alas 5 o alas 3 dumating ng hapon sa kanyang ubasan, kahit bigyan ko ng malaki yan o ng kaparehas ng sweldo nyo, hindi natin pwedeng ikumpara. Sapagkat dito papasok yung awa ng Diyos. Alam nyo kung bakit? Sa mga tao po na naghihintay doon sa nabanggit kong parang palengke o marketplace para doon sila tawagin, para sila'y pumasok sa ubasan, matagal na silang naghihintay doon. No? Maaring maaga pa lang nandoon na sila. Subalit dahil walang tumatawag sa kanila, late na sabihin natin, alas 5 na o alas 3 na o alas 12 pa ng tanghali yan, dumating yung may-ari at na-hire sila. Alam ng may-ari na yung taong yon may pamilya din. At yung pamilya niya, umaasa din sa kanya. No, may mga papakainin pa to. Kaya yung manggagawa, ibinigay ng buo kahit isang oras lang nagtrabaho.
Di ba? Ganun kabait, ganun mag-isip ang Diyos. Ganun kabait ang Diyos. Kaya nga minsan narinig ko, ang hustisa ng Diyos ay yung awa. No? May awa ang Diyos lagi. Kaya isipin natin na yung mga pagpapalang natatanggap natin, hindi nangangahulugan na tayo ay mabuti. Isipin natin na yung mga natatanggap natin, hindi dahil tayo mabuti. Una, dahil mabuti ang Diyos sa atin. Napakabait po ng Diyos. Amen.